Kalalapag lang po namin dito sa Kuala Lumpur, kaninang bandang alas 5 ng hapon. At siyempre, siniguro ko na bago ang lahat ay nais kong sanang makita kayo at makumusta rito bago magsimula ang opisyal na bisita dito sa KL, dito sa Kuala Lumpur. Nandito po kami para maging panauhin po ng hari ng Malaysia na kaibigan po ng marami sa amin. At siya ay matagal ng kaibigan at ang kanilang pamilya, the royal family of the present Agung has been friends of the Philippines for a very long time. Pupunta rin kami sa Johor para magkita tayo doon day after tomorrow. Dahil bibisita rin kami doon sa Sultan at para naman makilala dahil sa siya yata yung susunod na hari. Kaya para magpakilala na at baka masimulaan ang usapin na gagawin namin kapag siya naging hari na. Kaya hindi lamang sa kanila, kundi makikipagkita tayo sa mga opisyal ng gobyerno, mga business leader ng Malaysia, para tignan natin kung paano natin patibayin ang relasyon ng ating dalawang bansa. Alam ko na marami sa inyo ay nanggaling pa sa malalayo at nabanggit nga yun, dito sa KL, pero may Johor, may Penang, Sandakan, Kota Kinabalu, ay malayo-layo yun, kaya napakapalad namin na kayo'y nakarating dito sa ating counting samahan na aming ginawa. Alam niyo po, dahil ginagawa po namin ito, dahil sinasabi ko, ay isang pasasalamat ito dahil kailangan ko magpasalamat sa inyo na mga OFW, na mga nasa iba't ibang bansa. Dahil po sa support na binigay ninyo sa amin, ni Inday Sara. At kaya naman po, hindi po namin makakalimutan yon. At napakalaking bagay po na maramdaman na umaasa ang tao sa iyong kakayahan at binibigyan ng tiwala ang iyong paghawak ng matataas na posisyon. Kaya yan ang bilang pasasalamat. Sabi namin, tinulungan tayo ng mabuti ng itong ating mga OFW, lahat ng ating mga foreign nationals, Filipino nationals na nasa abroad. Pero hindi sila nakasama sa kampanya. Kaya gumawa kami ng konting para matikman naman ninyo kung paano naging yung kampanya. Wala lang ulan at saka walang putik. Pero besides that, ginaya namin kung ano yung ginagawa namin. Kaya ito po ang aming counting palabas, pampasaya, para naman magpasalamat sa inyo, sa inyong naging tulong, inyong naging suporta, at inyong walang sawa na pagmamahal sa aming lahat na inyong tinulungan noong nakaraang lalan. alam niyo po, hindi... Yun ang aming naririnig kahit na galing sa ibang bansa, naririnig namin yung boses ninyo na BBM, kaya talaga namang nakakataba po ng puso na maramdaman ang init ng inyong pag-alala sa amin. At ito po, kahapon lamang ay natapos kami dun sa tinatawag nating SONA, yung State of the Nation Address, kung saan kinausap ko ang ating mga opisyal, ang ating mga kababayan, at inilatag ko kung ano ba yung mga nagawa natin, ano ba yung kailangan pang gawin, at ano ang plano, at paano natin makakamtan yung mga iba't ibang pangarap natin para sa ating minamahal na Pilipinas. At yun po ay kasama po dun sa report na yun, ay yung mga nakukuha po nating investment na galing sa iba't ibang bansa.
dahil hindi po tayo ang pagkatapos ng pandemya at pinapatibay nga namin ang pinapatibay namin ang ekonomiya ay sabi namin kung sa Pilipinas lang doon lang tayo maghahanap ng investor eh baka kulang, kailangan natin ng malaking investment kaya nag-iikot po kami sa buong mundo at pinapaalam natin sa lahat ng ating mga kaibigan at sa lahat ng ating mga magiging kaibigan na nandyan na ang Pilipinas, na maayos na ang takbo ng Pilipinas, mahanda na tayo para sila mag-invest sa iba't ibang bagay. Ang inuuna po natin ay yung sa agrikultura dahil siguro naman alam ninyo, palagay ko, naramdaman din dito sa Malaysia, hindi kagaya sa Pilipinas, ngunit naramdaman din ninyo na mayroon pa rin problema, mataas pa rin ang bilihin. At so, agrikultura ang una naming tinugunan upang yung produksyon natin ay gumanda at sa pagpaganda ng produksyon, mababa ang presyo ng bilihin at sa ganun, eh, mababawasan natin yung pagtaas ng bilihin. So, yun ang mga inuuna nating investment, yung mga hinihingi ng mga negosyante na yung kuryente natin, kailangan mas marami, mas malaki ang supply at hindi masyadong mahal. So, ganun din. At ang ginagamit natin na para pagkuhanan ng mga iba't ibang investment ay yung ating mga kaibigan na handa namang tumulong sa Pilipinas. At ang Pilipinas ngayon, may naayos na tayo na sa sistema. Sa tingin naman ng mga potential investor, mukha naman para sa kanila, ay nagagandahan naman nila sa sitwasyon sa Pilipinas. Kaya ito po, isa na ito na ating pag-iikot upang siyempre kailangan natin patibayin ang relasyon ng Pilipinas at saka ng Malaysia. Unang-una dahil napakaraming Pilipino rito. At kaya kailangan natin tiyakin na lahat kayo ay naaalagaan at lahat kayo ay maayos ang kabuhayan at nabibigyan ng mga pagkakataon kung bakit kayo lumipat at umalis sa Pilipinas. Ay para nga dito sa mga opportunities na nakikita ninyo rito. Ngunit, kailangan namin tiyakin na yung mga opportunity na yan ay nandyan pa rin. At habang kayo nagtatrabaho dito, ay hindi naman kayo nahihirapan. At kung meron mang problema, ay nandito ang pamahalaan upang tiyakin na lahat nga na maaari namin gawin ay nagagawa namin upang tumulong. Kaya 'yun ang unang dahilan dahil sa dami ng Pilipino na nasa abroad na ay kahit saan tayo pumunta ay makikita kang Pilipino. Kaya nakakalat na talaga ang Pilipino. At dadagdagan ko pa, isa pang pasasalamat sa inyong lahat. Dahil po mula nung ako'y umupo, marami na akong nakilala ng mga leader, mga prime minister, mga presidente, mga hari. Bawat isa, wala pang mintis ito, bawat isa ay lumalapit sa akin at nagsasabi, sa Pilipinas ka. Naku, sabi niya, ma'am, gagaling ng mga Pilipino, ang sisipag, ang maaasahan, at mahal na mahal namin yung mga Pilipino. Can we have more Filipino? Kaya naman, kailangan talaga kayong pasalamatan dahil ang naging reputasyon ng ating naging reputasyon ng Pilipinas ay gumanda ng gumanda dahil sa performance na ginawa ninyo at inyong ipinapakita sa mga tiga rito, sa mga tiga Malaysia, kung saan man, tiga Middle East, kung saan sila, tiga Europe, sa Amerika. Pareho-pareho, lahat-lahat ay sinasabi. Ang galing ng mga Pilipino, hindi kasing ginawa yung buhay namin kung wala yung Pilipinong tumutulong sa amin. Marami kaming nakikitang Pilipino na sumisikat dahil ang sisipag, ang huhusay, ang gagaling, honest, maasahan, yun po ang ating kung akala ninyo na ang inyong pagtrabaho rito ay para sa pamilya nyo lang o para sa barangay nyo lang, huwag nyo pong isipin yun. Dahil ang inyong ginagawa
ay pinapakita ang pinakamagandang ugali ng Pilipino at ipinapakita ninyo sa buong mundo. Kaya't ang tingin ng mundo sa Pilipinas, napakataas ng tingin ng buong mundo sa Pilipinas dahil sa inyo, dahil sa inyong ginawa dito sa inyong tinitirahan. Kaya po, hindi po namin magagawa na pumunta kami rito at hindi kayo makumusta at hindi man maggumawa ng kaunting programa na ganito kahit na iilan lang tayo at maraming sigurong sana na hindi nakadalaw at dahil sa trabaho o kung ano man, malayo masyado, ay at least meron tayong naging pagkakataon na tayo'y nagsama, tayo'y nagsaya, at tayo'y nag-celebrate doon nga sa ating pagbabago ng Pilipinas at sa pagdating, kagaya na po ng aking sinabi kahapon, dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. At magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay kayong lahat.